Hello mga kabata! Shout out sa inyo! Long time no vlog! So for today's video, first time kong magpaayos ng buhok dito sa Kuwait kasi kita nyo naman sa mga vlog ko talagang curly na yung buhok ko, tapos sobrang gulo-gulo, ang haba na din, nangihirapan na ako sa pag-shampoo, pagka-conditioner, so nag-decide ako na magpa-reband na. Actually, dapat last Friday pa to. Pero, nagkasakit ako. As in, bigla akong nagkasakit. Hanggang ngayon. So, ngayon, ubot-sipo na lang. Unlike nung nakaraan talagang may kasamang lagnat. Sakit ng katawan, sakit ng ulo. So, by the way, yun nga. Hindi ko sure kung ano mangyayari. Since, syempre, sa Pilipinas, kita yun naman. Sinishare ko naman sa inyo yung mga videos ko, vlog ko na sa Pinas, sa The Star Salon lang talaga ako nagpapa-reband, nagpapagupit, wala nang iba. So dito, first time ko talagang ipagalaw yung buhok ko dito sa Kuwait. So sana okay naman yung napag-inquiran ko since Pinoy naman din yung gagawa. Pero syempre, iba pa din kung saan hiyang talaga yung buhok ko. So, shoutout po sa lahat ng nanonood ngayon. Kay Bambi! Bambi, shoutout! Kay My Love, kay Ate LJ, ayan. Ngayon, naglalakad ako. Pupunta ako sa bus stop. Kasi, magbabas lang ako ngayon. Hindi ako magta-taxi kasi sayang ako lang naman din mag-isa. Medyo madistansya itong bus stop simula sa bahay namin. Pero, malamig naman, kaya exercise ko to. Tsaka, para na din to sa steps. Kasi, ini-aim namin na everyday dapat maka 10,000 steps kami para good for the heart. So, ayan mga kamata, gusto ko lang ipakita sa inyo yung view ko ngayon habang naglalakad. So, ngayon, ayan. So, dito pala sa Kuwait, sa mga hindi nakakaalam, nandito ako sa may Binit Algor. Ayan. Binit Algor. So, dito lang. Actually, akala ko dito dati sobrang nakatakot, unsafe, pero hindi pala. Sobrang safe po pala dito sa Kuwait. Sobrang saya, especially kapag rest day. So, tuwing Friday lang kami nakakagala, tuwing Friday lang kami nakakapag-rest kasi yun lang yung pinaka-rest day namin. Ayan, so pupunta ako dyan sa footbridge na yan, tatawid ako, tapos dun ako sasakay ng bus sa kabila. Hinihingal na po ako kasi meron pa din akong ubot sipon. So ayan, finally nandito na ako mga kamata sa may footbridge, tatawid lang ako dun sa kabila. Hinihingal na ako. Ayan. Actually, maganda dito mga kamata sa Kuwait. As in, super. Tapos ang gaganda pa ng building. Naka-double jacket ako ngayon kasi ngayon ay winter. Oh, sobrang lamig. Mas lalo akong inuubo. So, lagpasan na natin siya. So, dito lang ako tatawid. Tapos dun ako sasakay. Doon. Tapos ang bus number na sasakyan natin ay number 15. Yan yung mga bahay dito mga kamata. As in bahay yan. Pag mga ganyan, grabe ang yaman nila. Ganyan. Tapos din nagtatrabaho yung mga kabayan natin. Grabe. Sobrang laki ng nililinis nila. Kaya sana mahalin nila ang ating mga kadama, ang mga kasama sa bahay. Ingatan nila, huwag nilang minamaltrato, no? Kasi napakasisipag nila. Sa laki ng bahay nila, yun yung lilinisin. Ayan na mga kamata, nakasakay na nga po ako ng bus. At ayan yung view ko ngayon. Ayan, habang on the way ako, nagtitake ako ng video para at least ma-share ko sa inyo. Ganyan kalalaki yung mga bahay. Ayan. Tapos ayan, feeling ko nasa Manila lang ako kasi parang SLEX type lang yan.
Yan yung bus ticket na ibibigay sa iyo. Ayan, sobrang mura dito mga kamanta. 200 fils lang. Unlike kapag ka nag-taxi ako, sobrang mahal. Tas ako lang mag-isa. So kung saan tayo makakasave mga kabayan, kung kaya naman natin, syempre, dun tayo. Hindi naman tayo choosy. Syempre, lahat ng bawat sentimo pinaghihirapan natin yan. So ayan, on the way pa din ako mga kamata. Ayan, finally mga kamata, nakababa na ako ng bus at ngayon ay pupunta na ako sa location kung saan tayo magpapaayos ng buhok at sobrang lamig that time. Diyan po tayo pupunta mga kamata sa Look Nor Beauty Salon. At ayan mga kamata, nakatawid na nga ako. Nandito na tayo sa Look Nor Lady Beauty Salon. At makikita natin na yan nga, nasa ground floor ako. Kailangan natin mag-elevator papunta dun sa first floor kung saan dun tayo magpapaayos ng ating buhok. At ayan, outfit check, cherries. So ayan na, paakyat na po yung elevator natin. At magic, tada! Andito na po tayo sa Look Nor Beauty Salon. So, ayan mga kamata, pagdating na pagdating ko, so in-accommodate agad nila ako kasi may available naman. So, wala pang ibang ginagawa. Actually, yan yung nagugupit sa akin. Siya po yung may-ari dyan. Hindi ko na tinanong kung ano yung pangalan, pero sobrang bait. So, pagdating ko, sobrang haba ng buhok ko. So, nagpagupit ako ng maikli kasi yun nga yung peg ko. Gusto ko nang magpa-short hair. Tada! From long hair to short hair, mga kamata. Sobrang happy ko kasi tingnan mo. Maganda naman yung kinalabasan. Tapos after nyan, iwawash na nga yung buhok ko kasi later lalagyan na siya nung treatment na pang rebond. Yan, after ngang iwash, kailangan na siyang i-blow dryer. Dalawa na sila para daw mabilis at malagyan na daw agad ng gamot yung aking buhok. Kasi syempre, madami silang customer din actually. Ayan na yung itsura ko mga kamata. Medyo nagda-dry na yung hair ko that time. At sobrang kapal kasi. Kaya ayan, nilalagyan na po ng gamot ang aking buhok. At to be honest mga kamata, yung gamot na ginagamit talaga nila dito, sobrang tapang, as in halos may iyak ka kasi nakaka-irritate talaga sa mata, lalo kapag ka nandun na siya malapit sa may bandang mata. Ayan na yung moment mga kamata nung dalawa na sila kasi sobrang kapal ng buhok ko, kaya natatawa na ako dyan. Tignan yung itsura ko. Ayan na yung naluhana ako kasi malamit na siya sa mata. Parang feeling ko talaga that time, anytime parang gusto ko nang iwas yung mata ko, iyak na ako ng iyak. Actually, hindi lang ako yung naiyak dyan, pati yung mga nandun din na nire-repan. So, ayan, tapos na. Kalauna naman, after ng mga ilang minutes, hindi na sila nakaka-irritate sa mata. Habang nag-aantay nga ako ng oras, nag-decide muna ako na tumayo para sa 10,000 steps. At sa lahat ng ating mga kabayan na gusto magpaganda, madami silang ino-offer dyan sa Look Nor Ladies Beauty Salon. Punta lang kayo dyan. Highly recommended. Oops, bago ako napapayag nyan, eto muna ang nangyari. Because in the Philippines, you need to wash first the hair with this one. Always they tell us like that. But here, it's another. Dangerous? Yeah, it's quite. Oh my god! It's not dangerous. It's yeah, my it's first great, time. Okay? Yeah. Don't worry. This is what I say. We always I'm do. With this. Oh my god. We always do. Always just ask us like that. This is different. This is not like the Filipino. Yeah. Because I finish, you see good results. I was wondering what we're gonna do with this one. We are coming to Aya. At least may natutunan po tayo ngayon mga kamata na dito po pala sa bansang Kuwait ang pagre-reband ay iba. After po palang i-wash ang inyong buhok, tapos i-dryer, bababaran po ng 45 minutes na gamot for rebanding. Tapos after po nun, ganyan po ang gagawin mga kamata. Yes, habang nakababad po yung gamot sa inyong buhok, ay paplansyahin po nila ng mano-mano. Kita nyo naman po, sobrang usok na po ang nangyayari. Kasi iniisip ko nyan, kasi baka masira yung buhok ko, pero hindi po pala. Yan po pala ang way ng pagre-reband dito. Kanina habang nilalagyan po ako ng gamot,
talagang kita niyo naman na talagang naiiyak na ako. Yan pa kaya na usok-usok na po yung buhok ko. Talagang mas lalo po akong naiyak. Hindi lang iyak. Talagang todo luha na po ako niyan. Ganon din po yung nangyari doon sa kasama ko sa isang Pinay na talagang umiiyak na din po talaga siya sa sobrang usok. Shoutout po pala sa dalawang Ukrainian na gumawa po at nag-alaga ng aking buhok. Sobrang bait po nila. Approachable. At chikadora po kami dyan. Habang nakapikit po ako. Natutulala na ako dyan mga kamata kasi hindi ko sure kung ano na mangyayari sa buhok ko pagkatapos nilang plansyahin kasi sa sobrang uso. Wala, iniisip ko na lang, binibigay ko na lang talaga lahat kay Lord kung anong mangyayari. Talagang tiwala na lang po talaga. Kasi syempre, first time ko pong gawin na ganyan na pinaplansyahin ng may gamot pang nakababat. Hindi ko na lang talaga alam. So Lord, ikaw na pong bahala. Yehey! Tada! Sobrang happy kasi tignan nyo naman talagang nariban yung buhok ko. So meron na lang mga mahahaba. Kailangan lang pong itrim. Kailangan lang pantayan. So shoutout po pala dyan sa nagugupit ng buhok ko. Siya po pala yung owner ng Look Nor Beauty Salon. Sobrang bait po niyan. So mga kabayan natin, punta na po kayo dyan sa Look Nor Beauty Salon. Sobrang murang-mura. So, yun nga pala mga kamata, ang policy po nila dito, kailangan mo pala ulit bumalik kinaumagahan kasi paplansyahin po ulit nila yung buhok mo, tapos hugasan, tapos i-hair dryer po ulit nila para makita nila kung maganda talaga pagkakagawa. Hi, Emma! So, she's Sister Emma. She will gonna do massage for me. So, since I'm not feeling well, so, meron sila dito sa second floor. Ayan. So, ito yung specific room para lang sa massage, sa steam. So, siya yung gagawa ng massage ko kasi nga, syempre, kailangan ko magpa-massage ngayon. Kasi sobrang sama ng pakiramdam ko for 1 week. So, ito yung room nila dito sa second floor. Ayan. Hi! Since magpapa full body massage nga tayo mga kamata, syempre kailangan naka underwear lang at yung medyas na yan ay tatanggalin din. I'm so excited na yan na yung moment na tapos na ako magpa full body massage mga kamata. Nagbibihis na ako at highly recommended sa mga gusto pang magpa full body massage. Hanapin nyo lang po si Miss Emma. Talagang pinakrack niya talaga yung likod ko. As in, nawala talaga lahat ng lamig-lamig ko sa katawan. At tignan nyo, bago pa po yung towel na ilalagay nila sa inyo for the hygienic purposes. Thank you so much! Ayan mga kamata, since nagulo nga yung buhok ko, pagbaba ko po, nag-decide po yung may-ari na ulitin po ulit yung pagpa-plancha. Ayan, kita nyo naman, nakababa na ako ulit. Tapos, sa lahat ng gustong mag-inquire, sa lahat ng gustong magpagawa ng buhok nila or massage, message lang kayo sa mga number na yan sa Looks Nor Lady Beauty Salon, highly recommended. At syempre, para sa ating mga kabayan na magtatanong kung saan po babanda itong Looks Nor Beauty Salon, ayan, message nyo lang po yung number na nakalagay. After nga po dyan, nagutom na ako, kaya pumunta ako sa The Queen Inasal. Kasama ko na dyan si Ma'am Chem at si Ma'am Jane, kumain po kami dyan, nag-enjoy kami. At after nun, pumunta ako sa Best Alio Sifi kasi gusto ko nga pong bumili ng hair dryer na may brush na po. So, pumunta lang po ako dyan sa second floor. Actually, pumunta na kami dyan before nila Ma'am Lala, nila Ma'am Chem. Nakahanap na ako pero gusto ko lang tignan, malay mo. Naka-discount yung Panasonic na brand dyan. Tapos, depende po sa gusto mo kung ilang heads yung pipiliin mo. Ayan. Magaganda yung product dito mga kamata, as in pwede kayong pumunta dyan. Pero yung napili ko ay yung Orca na brand na worth 5 kg and 200 feels. And then after nun, pagkabili ko nga po ng product is nagantay ako nyan sa baba. After nun, binayaran ko din po yan sa baba. At thank you guys for watching. See you sa part 2 ng aking vlog. Bye bye!